ng Tanauan Evangelical Alliance of Ministries. Maganda po umaga sa inyong lahat at higit po sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Bilang pagtatapos po ng month na ito, ito po yung last Monday of the month of July, ang ating po naging paksa o topic ay about servanthood. Nung first Monday po ay binanggit ko, ang binanggit din nung nakakampanyang isang konsehal natin ngayon. Ang sabi dun sa Marcos chapter 10, maglilingkod, hindi paglilingkuran. To serve and not to be served. Second Monday, Romans chapter 13, ang sabi po doon, dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Obey your leaders. Mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod din ng Diyos. Binanggit po doon sa Romans 13. Kaya hindi lang po kami mga pastor ang lingkod ng Diyos, kayo rin po ay mga lingkod ng Diyos. Sa Ephesians 6, last Monday po, ang ating paksa ay blessing in obedience. May pagpapala kung tayo po ay marunong sumunod. At ngayon po, sa aklat ng Epeso, chapter 6, verse 9, ang sabi po dito, patungkol naman po sa inyong mga amo o superior o manager o department heads. Ang sabi po dito, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatangi. Nawa po, may natutunan tayo this month about servanthood o paglilingkod. Tayo po lahat ay tumungo sa ating Diyos para ipagtagubilin ang buong sanglinggong to. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa magandang umagang ito. Marami pong salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan ngayon pong umaga at nitong mga nakaraang linggo. Tulungan niyo po kami na maisa buhay namin, maging prinsipyo namin, hindi lamang sa aming pagtatrabaho, kundi sa aming buhay, sa aming pamilya, sa sambayan ng Pilipino. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang aming minamahal na Mayor Angeline Sweet Alili. Pagpalain mo rin po ang aming minamahal na Vice Mayor Junjun Trinidad. At lahat po ng city councilors, patuloy po silang i-encourage, bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding as they do their job about making laws and implementing it. Panginoon Diyos, pagpalain mo rin po ang aming mga minamahal na senior citizen. Pagpalain mo po ang aming PNP, ang kanilang hepe, ang Bureau of Fire Protection, ang TMO, ang BJMP. Panginoon Diyos, pagpalain mo po at bigyan ng inspirasyon ang lahat ng department heads upang maging magandang alimbawa sila sa kanilang pinaglilingkuran. Pagpalain mo rin po lahat ng empleyado sa Tanauan City Hall. Panginoon Diyos, ang iyong masaganang at makapangyarihang basbas ang aming iningi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. At mangyari pong humarap po tayo sa pambansang Batawat ng Pilipinas. Awitin po natin ang lupang hinirang na susundan ng himno ng Tanauan. Ang Tanauan, bayan ko sa pamuna ng Office of the City Building Official. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib.
Makatulong sa katatagan at kaunlaran ng ating bayan. Sisikapin kong patuloy na maragtagan ang aking kalaman. Magiging bahagi ako ng kayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang kinikilingan. Isasaalang-alang ko ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programong mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi
at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong pakipakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa dakilang lumikha at sa ating bayan, kasi hanawa ako ng may kapal. Core values: professionalism, integrity, value for excellence, open to innovation, teamwork. Sige po, makakaharap na po ang bawat isa. And today is Mindful Monday at kasama po natin ang ikalawang sangguniang panglunsod member na nagbibigay ng serbisyong may kalidad, the Honorable Herman G. Trinidad. Maraming salamat po sa ating host. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Ang kapayapaan po ay laging sumayin nyo. Auna po sa lahat ang aking pagbati sa ating ina ng lungsod ng Tanauan sa pangunguna po ni Mayor Angeline Sweet Halili, kasama po ang ama ng sangguniang panlunsod, kay Atty. Junjun Trinidad, sa aking pong mga kasamahan, ni Consul General Ben Corona, Consul Glenwin Gonzales, Consul Angela Chensa, Consul Herman Disagon, Consul Doktora Cristel Guelos, ang Pangulo po ng Sangguniang Kabataan na Lungsod ng Tanauan, Consul John Kennedy Makalindong, Consul Joseph Castillo, Consul Silene Marqueses, Consul Angel Burgos, sa ating pong City Administrator, Sunny Carandang, sa lahat po ng hepe ng bawat departamento, sa lahat po ng kapwa ko lingkod bayan, sa ating pong mga national agency, sa ating pong mga kapulisan, PAP, BJMP, sa lahat po ng nagmamahal at nagmamalasakit sa lungsod ng Tanauan, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga pong ito, last Monday of the month, ang inyong pong lingkod na si Consul Herman Trinidad ang naatasan po na magbigay o magbasa ng Mindful Monday. Babasahin ko sa inyong lahat at sabay-sabay po natin pakinggan. At binabati ko rin po pala ang sangguniang barangay ng Altura South sa pangunguna po ni Kapitan Sunny. Magandang umaga. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. Medyo malalim mo ang ibig sabihin. Ano ho? Yung una ho, tayo ho bilang mga serbisyo publiko. Alam mo ho, ang iba sa atin ay puro narito, pero negatibo ang iniisip nila. Meron naman din ho dito na positibo din ang iniisip para sa ating bayan. At meron din naman ho dito na hindi na ho siya kailangang utusan o hindi na ho siya kailangang bigyan ng advice, bagkus ginagawa na ho niya kung ano ho ang tama at kung ano ho ang nararapat. Tayo lahat ho dito sa pamahalaan ng lungsod ng Tanauan, kaya ho tayo narito lahat ay may kanya-kanya ho tayong layunin at may kanya-kanya ho tayong bagang tungkulin na dapat natin hong gampanan. Hindi ho tayo narito upang magpaganda, hindi ho tayo narito upang magpapogi. Lagi hong tanda ko ho nung nabubuhay pa ho si Mayor Tony Halili, na lagi niya hong sinasabi na ang atin hong ginagawa sa araw-araw ay hindi ho sapat. Bagkus, dapat ho nating iangat ang ating antas ng panunungkulan sa lungsod ng Tanauan upang patuloy ho nating mabigyan ng magandang serbisyo ang ating mga mamamayan sa lungsod ng Tanauan. Ano po? Muli po, sa pangunguna po ni Mayor Angeline Sweet Halili, Vice Mayor Attorney Junjun Trinidad, kasama po ang aking mga kasamahan sa sangguniang panlunsod, kami po ay kung hindi nyo po tutulungan hanggang sa kabababaan ay wala pong mangyayari sa ating pamahalaang lungsod
Kaya po sana, sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo para po sa pag-unlad ng lungsod ng Tanauan. Muli po, maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay ang lungsod ng Tanauan. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Concejal Herman Trinidad. At ngayon, mga kababayan, malugod po natin pakinggan ang mensahe mula sa minamahalin na ng ating lungsod, our City Mayor, the Honorable Mary Angeline Ison Halili. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning po. Babaeng babae ako ngayon. Wow. Alam niyo na, babae na. Magandang umaga, mga PNP, BGMT, and ating mga fire department officers. Magandang umaga sa lahat ng staff ng City Hall and department heads. Magandang umaga, Vice, at ang aking mga kakikisig at kagagandang konsehal at konsehala. Napakasarap ng buhay kapag tayo'y sama-sama at tulong-tulong, ano? Dahil sa dami ng ating mga kapatid na nangangailangan, tayo ay gumagawa ng paraan para sa kanilang lahat. Ang mahirap lang, minsan nakakalimot tayo na ang iba sa atin ay umaabuso. Hindi porket tayo nasa posisyon, tayo aabuso na. Huwag tayong manakit na mga minority edad. Alam mo kung sino ka. Huwag ka din matutulog oras ng duty mo. Buti nagka-areglo kayo sa PNP. Sa akin, hindi ka pa ma-areglo. Kaya makakatanggap ka pa rin sa amin ng memo. Pinagbawal na po ang STL at Lotto, yung mga sugal na yan. Last week pa lang ay nagkausap na po kami ng ating Chief of Police na si Jack Ango na pinatitigil ko rin yan. Timing na timing ang pagkasabi ng ating magaling na presidente ng Pilipinas na ipatigil. Kaya kahit yung mga nagtutong its dyan sa assessor's office after lunch, itigil nyo na rin yan. Makakatanggap din kayo ng memo sa akin. Huwag niyong hintay na ako'y bumaba dyan at kayo'y hulihin. Nasa akin na ang inyong mga pangalan. Kaya yun lamang po, disiplina lang sa ating sarili. Alam naman po natin ang bawal. Mahalin po natin ang ating trabaho at ituloy po natin ang magagandang gawain natin na tulong-tulong sa mga proyekto na ating gagampanan sa mga susunod na mga linggo. Malaking bagay po ito sa buong Tanauan at sa inyo. Hindi ito para sa akin, para sa inyo. Ang paglilingkod po namin, nating lahat, ay para sa buong bayan. Magbigay tayo ng isang ehemplo sa buong Pilipinas na ang Tanauan City ay hindi simpleng siyudad. Sorry, inisip ko talaga po anong Tagalog ng city. Alam naman po ninyo, first and foremost, napakababaw pa ng ating Tagalog. Pero bayaan nyo, ang inyong lingkod ay natututo. Tinuturuan po ako ni Sir Casey. Hinahasa niya akong mabuti. Kahit ganyang kahaba ang salitang Tagalog. No. Kaya katulad po ng inyong lingkod, ako ay kailangan din alalayan
para ho din matuto kung paano kayo paglingkuran, dahil ang aking hangarin lamang sa buhay ay makatulong lamang sa inyong lahat. Kaya magandang umaga sa inyong lahat, and always remember, when there is unity, there is progress. Thank you. Maraming salamat po, Mayor. At mula po sa PNP Tanauan, ang kanila pong announcement regarding sa community mobilization activity, tinatawagan po si Police Senior Master Sergeant Hermine Hilda L. Casauran. To our City Mayor, Honorable Mary Angeline Sweet Halili, to our Vice City Mayor, Honorable Attorney Hermine Hildo Trinidad, at sa lahat po ng mga Tanauan City Councilors, hindi ko na po isa-isahin po, at sa inyo pong lahat na naririto, magandang umaga po. Morning po. Pro Calabarzon, in partnership with other concerned agencies, shall mobilize the Calabarzon communities and establish a strong and sustainable community defense system against lawlessness and criminality by eliminating one or more elements of crime, motive, instrumentality, and opportunity. Pro Calabarzon shall implement community mobilization project by organizing the community into clusters, educating them of matters of importance to prevent crime, empowering them with the conduct of different trainings to enhance their skills, and certifying barangay units who have exerted utmost efforts to mobilize their communities in maintaining peace and order and promoting public safety. Out of 48 barangays in Tanauan City, 4 barangays were declared drug cleared by PIDEA, and Barangay Altura South is one of them. Barangay Altura South was declared cleared barangay on May 25, 2017. And with the continuous effort of the community and barangay, Barangay Altura South was certified mobilized. In relation to this, a community mobilization certificate is presented to Barangay Altura South, Tanauan City, Batangas, for having satisfactorily completed all the requirements in the implementation of community project, which is the establishment of the barangay defense system to fight against illegal drugs, criminality, terrorism, and man-made and natural disaster. Given the 16th day of April 2019, 16th po kasi nung binigay sa region, at Camp Brigadier General Vicente Lim, Calambas City, signed by Police Brigadier General Edward E. Carranza, Regional Director. May we call on our City Mayor, Honorable Mary Angeline Suitalili, to be assisted by our Acting Chief of Police to present the certificate to Barangay Captain Ponciano Salazar, Barangay Altura South, Tanauan City. Muli po atin pong palakpakan, Barangay Altura South. Maraming salamat. Maraming salamat po, PSMS Casauran.
Announcement po mula po sa tanggapan ng City Health, tinatawagan po regarding po sa National Blood Donors Month. Maraming salamat po. Muli po announcement po mula po sa City Health Office regarding National Blood Donors Month. Tinatawagan po si Ms. Marian Inoncillo. Magandang umaga po, Honorable Mayor Angeline Sweet Halili, Vice Mayor Junjun Trinidad, lahat po ng konsehal, department heads at mga kawani po ng ating ng Tanauan. Kami po mula sa City Health Office ay malugod na nang aanyaya at humingi po ng suporta para sa darating na National Blood Donors Month na may temang Safe Blood for All at may paksang tanawin mo at sagipin buhay ng kapwa natin. Nagaganapin po sa July 31 po, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Tanauan Gym. Sa ngayon po, meron po tayong pre-registered na 81,000 na donors po. So kami po ay makikipag-ugnaya sa HRMDO para po sa makakapuntang mga donors ng kawani ng Tanauan. Yun lang po at maraming pong salamat. Flag raising ceremony,